So guys, magandang araw. Welcome to my channel. Nandito naman po ulit ang inyong lingkod upang magbahagi ng kaunti kong kaalaman na may patungkol sa property at proseso ng paglilipat ng pangalan sa titulo. Pero ngayon, ang topic ko ay patungkol sa pagbabayad ng capital gains tax at documentary stamp sa BIR. Excited ka na bang malaman ang proseso ng pagbabayad dito? So, panoorin mo to. So, guys, once again, disclaimer po. Unang-una, hindi po ako abogado. Ayan. Hindi rin po ako property specialist. Yung mga knowledge o yung kaalaman na sinishare ko sa inyo, isishare ko rin sa inyo sa video na to, ay pawang mga kaalaman na na-acquire ko nung mga time na ako mismo ay naglalakad o nagpa-process ng paglilipat ng pangalan ng nabili kong lupa o lote. So, through my own experience. Itong sinishare ko is through my own experience. So guys, so medyo maganda yung topic natin ngayon kasi marami ang misinformed at or nako-confuse regarding dito. So, akala ng iba, kapag nagkaroon ng bentahan, nagkaroon ng bentahan ng lupa, si buyer at si seller, nagawa ng deed of sale, at nagkabayaran. So, akala ng marami, tapos na, doon na natatapos. Ang hindi nila alam, doon pala nag-uumpisa. So, after ng deed of sale, after magkabayaran, doon pala nag-uumpisa yung proseso. At yung mga bayarin. So, bayarin na rin. Kasi, karamihan sa atin, ang akala natin, yun lang yung babayaran natin. Sample, binenta ni Juan kay Pedro yung lupa niya na worth 100,000. So, akala ni Pedro, 100,000 lang talaga yung ilalabas niya. Pero hindi niya alam, may mga taxes pa na kailangan bayaran sa BIR. Which is yung tinatawag natin capital gains tax at documentary stamp. So dapat tip ko sa mga balak bumili ng lupa or sa mga magbebenta na rin ng lupa na lote, i-consider nyo sa presyo yung tax na babayaran sa BIR. Minsan kasi nagkakaroon ng gulatan eh. So, minsan kapag, di ba, nagkabayaran na sa lupa at gusto nang ilipat yung pangalan sa ng titulo sa nakabili, doon nagkakagulatan kapag ladali na yung dokumento sa BIR eh, kapag magpapakompute na eh. Nagugulat tong si buyer na, ba, may babayaran pa pala akong documentary stamp sa BIR. Hindi ko alam yun ha. At si seller, nagugulat din siya na, hala, may babayaran din na kong capital gains tax sa BIR. Hindi ko alam, akala ko, after namin magkabayaran ng between sa seller at yung buyer at seller, tapos na. So, hindi pa pala. Para sa kalaman ng lahat, ang capital gains tax, ang nagsisholder po doon is yung nagbenta. Ulitin ko, yung nagbenta. From the word gains, kaya nga capital gains tax eh. Kasi nag-gain siya, so kumita siya. So siya yung responsible para magbayad ng capital gains tax. Which is 6% ng kabuang halaga ng bentahan. Pero kinukonsider din sa computation yung market value at saka yung zonal value. So, para malaman mo yung exact na babayaran mo para sa capital gains tax, dapat magpa-compute ka sa BIR. So, ganoon din sa documentary stamp. Ang documentary stamp naman po is 1.5% ng total na bentahan plus isama mo na yung factor ng zonal at market value. Yun po yung computation na ng BIR. So, dapat kapag magkakaroon ng bentahan, sa una pala, linawin na. Magkaroon ng linaw kung sino talaga magbayad ng capital gains tax o tsaka yung documentary stamp. Kasi minsan,
ang nagiging agreement, halimbawa, ang bentahan ng lupa is 100,000 total na presyo. So si buyer, si seller dadagdagan ng konti. Example, gagawin niya 130,000 or 140,000. Included na doon yung mga taxes na babayaran sa BIR. So hindi na mo problema si buyer sa mga iba pang bayarin. So sasagutin na lahat ni seller yon, or vice versa, pwede ring babaan ni buyer ni seller ng konti yung presyo, tapos si buyer na bahala mag-shoulder ng lahat ng taxes. So minsan may ganung usapan. So depende sa agreement. Pero mas maganda sa una pa lang mapag-usapan na kung pwede rin namang hati si buyer at seller, pwedeng hati. So depende sa magiging usapan. Ngayon, after magkabayaran, balik tayo ha. After magkabayaran ng lupa, bentahan, after magkabayaran, dapat ma-process na kaagad yung tax na babayaran sa BIR. Kasi 30 days lang yon. Sample, October 1, nagkaroon ng bentahan. Dapat November 5, na next month, mabayaran na kaagad yung taxes na yun. Kasi pag lumumpas ka doon, may tinatawag na penalty. So doon na yun yung medyo nagpapalaki ng bayarin eh. Yun yung penalty ko tawagin is surcharge. Tapos meron ding interest. Tsaka yung compromise penalty ko tawagin. So yung mga penalty na yun is medyo malaki rin kasi, kaya mas maganda after magkabayaran, masettle nyo kaagad yun. Masettle nyo kaagad. So ano ba yung requirements para mabayaran yon? Kasi hindi naman pwedeng pupunta ka sa BIR, dala mo yung pera, magbabayad ka. So hindi, may hinihing requirements si BIR. So ano yung mga requirements na yon? Una, TIN number ng both buyer at seller. So ulitin ko ha, TIN number ng both buyer at seller. So pagpunta mo ng BIR, much better kasama mo yung nagbenta. Pares kayo na pupunta sa BIR kasi magpapa-verify kayo pareho ng TIN number nyo. Okay, ulitin ko ha. Magpapa-verify kayo pareho ng TIN number nyo. So, pagpunta mo ng BIR, so, may pipilapan kang form na maliit. So, ito yung bibigay siyo. Yan. TIN verification. So, suot mo yung TIN number mo dyan, tapos ibibigay mo sa staff ng BIR. I-verify nila yung TIN number mo. Once na na-verify na, may itatataka nila yung TIN verified. Yan. So, yan yung unang requirements. Ikalawa, notarized deed of absolute sale. Yung deed of sale, dapat dala mo rin yun. Tapos, certified true copy ng tax declaration. So, yan, dapat dala mo rin yan. Certified true copy. Hindi sila tumatanggap ng photocopy. Kailangan certified true copy. Tapos, kailangan mo rin isubmit yung certified true copy ng original title. Yan. Kailangan mo rin isubmit yung vicinity map. Ayan, inahanap din nila yan. Vicinity map. At yung last is certificate of no improvement. Kasi doon sa yung certificate of no improvement, kinukuha po siya sa assessor's office. Kasi doon malalaman ni BIR kung may improvement ba or wala yung property, kasi nag-iiba yung presyo niyan eh kapag may improvement or wala. Halimbawa, rice land lang siya. So expected mo yung zonal value noon or market value nun, mababa. Pero once na improve na siya, kunyari halimbawa natambakan na siya or natuwian na ng bahay, na-develop na, so expect mo na mas mataas na siya. Kapag kinumpit yung capital gains tax, mas mataas na siya. Isa rin sa mga requirements na hinahanap ng examiner ng BIR is yung acknowledgement receipt. So yung acknowledgement receipt, hindi naman siya kailangan na official receipt. So kahit kasulatan lang na natanggap ni seller yung amount, yung ganitong amount na ibinayad ni buyer. So kahit ganun lang, hinarap ni
BAR kasi yun, so dapat magawan mo rin. So again, kapag nasabit mo lahat yun, so kukumpute na ng BAR yun, ng examiner, kung tawagin. Kukumpute niya na yun. Tapos, bibigyan kanya ng computation sheet. So dito, nakakompute yung capital gains tax, yung babayaran mo sa capital gains tax, at saka yung documentary stamp. Yan. Kapag nabayaran nyo na yan, importante kasi mabayaran yan para mabigyan kayo ng CAR or Certificate of Authority to Register or yung tinatawag na tax clearance ng BAR. Kasi yun yung kailangan nyo isubmit sa Registry of Deed. So, after naman nun, yung huling babayaran, so yung tinatawag na transfer fee. So, medyo maliit na lang yun. So, hindi na siya mabigat sa bulsa. Maliit na lang yun. Pero yung huli yung babayaran. Ngayon, after mabayaran yung transfer fee, yun na. Mag-aantay ka ng mga 1 to 2 weeks para lumabas yung bagong title. Yun na po yun. So, question, di ba? Malamang itatanong nyo. Sir, saan po ba nakukuha yung mga requirements na kailangan i-submit kay BAR? So, isa-isa natin. Una, binanggit ko is yung TIN number. So, syempre, yung TIN number nakuha po isa sa BAR. Ito po siya, doon pwede kayo mag-apply din kung wala ka pang TIN number, doon sa BAR. Alam ko po ngayon, nasa 300 to 350 yung babayaran. Ha? Hindi ko alam kung ano, pero yun yung pagkakaalam ko, 300-350 yung babayaran para ano, para makakuha ng TIN ID at saka yung, syempre, yung TIN number. So, sa BAR. Next is yung deed of absolute sale. Yung deed of absolute sale, so yun yung kontrata ng bentahan. So, pwedeng kayong gumawa kasi may mga template naman sa Google or sa abogado, pwede nyo pagawa sa abogado para at least detailed. Kailangan kasi tama yung detalye na nakalagay doon. So, para mabasa rin ng abogado or mas nakakaalam. So, importante yon. Ikatlo, yung certificate of no improvement. So, yung certificate of no improvement, nakukuha po siya sa assessor office kasi sila yung nag-assess ng lupa kung magkano siya. So, dito ko, assessor office na kukuha yun. Ngayon, yung pang-apat, yung location or vicinity map. So, doon din yon sa assessor office, doon din nakukuha yon. Kasi magkakatabi yan, assessor office, mapping, division, tapos, basta, magkakatabi lang yan. Doon lang siya nakukuha din. Parang, magbabayad ka ng 50 pesos. So, hindi ko alam kung pare-parehas kasi yung kumuha ko, parang nagbayad ako ng 50 pesos para sa printout ng vicinity map. Yon. Tapos, yung certified true copy ng original title, nakukuha po siya sa Registry of Deed. Yan, so magbabayad ka ng ang biniyaran ko dati is 237 tapos maganda ka ng 1 to 2 days release na siya. Kunyari nag-request ka ngayon, may pipila pang ang request form, tapos mag-request ka ngayon, isuot mo yung lot number, title number, title number, suot mo siya, tapos magbabayad ka sa Registry of Deed. Parang babalikan mo siya kinabukasan or ayun, babalikan mo siya kinabukasan para i-pick up naman siya. Yan. Tapos so sa ulit ko, sa Registry of Deed nakukuha yung certified true copy ng original title. So ayun. So ayun yung mga requirements niya. So alam ko medyo marami yung requirements na kailangan i-comply or ipasa. So kakain talaga siya ng oras pag sa pagkumpleto ng mga requirements na yan. Siguro, kung may ikaw ay may trabaho, kailangan mo talaga umabsent para kunin yung requirements na yan. Kasi hindi mo siya makukuha ng makukumpleto ng isang araw lang mga ilang araw kasi may mga babalikan ka pa At hindi mo talaga kagad may release na yung within the day kung kailangan ka nag-request. So, kailangan umabsent ka talaga kung ikaw ay may trabaho. Ngayon, siguro, tsaga-tsaga lang talaga. Tsaga-tsaga lang. At para mapabilis ng konti yung paglalakad mo, kumuha ka na ng requirement list. Yung mga nabanggit ko makakatulong yun kasi yung mga binanggit ko is base sa list of requirement ng BAR yun, yung mga binanggit ko. So, para mapabilis, yun, kumulituin mo yun, tapos mag-photocopy ka na ng at least na tigda dalawa ng mga dokumento at pati yung ID mo kasi
kailangan talaga ng mga photocopy, nahanap talaga yun, hinihingi talaga ng bayar yun. At tiyaga-tiyaga lang talaga, ganun talaga eh, tiyaga-tiyaga, eh, kung matapos mo naman, di ba, yung proseso, papalasin mo naman, di ba, ang sarap sa pakiramdam na yung titulo, di ba, nakapangalan na sa'yo, di ba, nalipat na sa pangalan mo, which is yun yung bunga ng pinaghirapan mo. So, di ba? Ngayon, kung ikaw naman yung tao na sobrang busy talaga sa mga negosyo, sa trabaho, at wala ka talagang time, may mga naglalakad naman ng titulo. Meron naman, pagpapalipad ng titulo, may mga tao naman na naglalakad naman, na pwede mo silang bayaran. Hindi fixer ha, hindi fixer. May mga naglalakad talaga. Ngayon, minsan nag-offer sila ng package. Ano yung package? Mula sa deed of sale, hanggang sa pagbabayad ng tax sa BIR, proseso nun, sila na bahala ron. Sila na bahala. Ngayon, magbabayad ka sa nila ng amount na sasabihin nila or gusto nila. Tapos sila na bahala. Tapos, gagawa ka lang ng special power of attorney para on your behalf, sila na yung pipirma ng ibang dokumento. Or, kasi yung special power of attorney, binibigyan siya ng power na, di ba, siya mag-asigaso dahil nga sobrang busy mo, wala kang time. Yun, so, may mga tao na naglalakad nun. Yun, yung kung wala ka talagang time, pwedeng maging option yun. Pero, kung may time ka naman, tsagayin mo na lang, mas makakatipid ka pa. Di ba? So, sana nakatulong yung mga information, di ba, na binanggit ko or hiner ko sa inyo. Sana magamit nyo kapag dumating yung time na kayo naman yung maglalakad o magpa-process ng paglilipat ng pangalan sa titulo, di ba? Sana magamit nyo at sana makatulong yung mga senior ko sa inyo. At muli, nagpapasalamat ako sa mga taong sumusubaybay sa aking channel. Makakaasa po kayo na gagawa pa ako ng maraming video regarding sa mga properties. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe or sa mga bago pa lang na nakapanood ng video ko, pa-subscribe po. So, thank you po in advance. At maraming salamat po. So, ito po yung masasabi ko. Lagi nyo tatandaan, lamang ang may alam. So, God bless po. Thank you.